600 araw bago ang pasukan sa pampublikong paaralan. Kulang pa rin ang classroom sa isang paaralan sa Pasig dahil ginasilid aralan. Sa Quezon City naman, nag-inspeksyon ng pulisya sa mga paaralan. Saksi, sina Victoria Tulad at Maris Umali. Masinsing inikot ng QCPD Station 10 ang palibot ng Ramon Magsaysay Cubao High School kanina. Ininspeksyon pati mga ilaw sa waiting shed at lamppost. Ang mga sira at maruming signages pinaayos. Ang mga nakahambalang sa lalakaran ng estudyante pinatatanggal. Isa sa mga nakakuha ng pansin ng mga otoridad ay ang tambak ng buhangin at sementong ito na posible raw magdulot ng kapahamakan sa mga tatawid dito. Kaya pinakiusapan na nila ang barangay na nangako naman tatanggalin na ito bago magpasukan. May nakadeploy na rin mga pulis sa palibot ng paaralan at sa mga tawiran. Bukod pa yan sa mobile patrols at itatayong blue tent o police assistance desk. Sila rin daw ang magsisilbing COVID-19 police patrollers. Kailangan din po nating magkaroon ng police visibility kasi sa panahon ho ngayon, dahil dumami na nga ho ang lumalabas, nagkakaroon na rin ho ng mga insidente, kagaya po yung insidente ng mga pandurukot. Maging sa loob ng eskwelahan, tinignan ng mga pulis kung sapat ang mga alkohol, temperature check, social distance marking, at kung maayos ang bentilasyon. Nakipagpulong na rin sila sa pamunuan ng eskwelahan. Ang numero uno pong layunin namin ay siyempre po ay masiguradong ligtas ang mga mag-aaral namin sa pagbabalik eskwela. Gate na gawa sa kahoy at asul na trapal ang nakaharang ngayon sa labas ng gymnasium ng Rizal High School sa Pasig City. Ang kalapit nitong RCE building na para sa senior high school, pinalibutan din ng trapal. Kahit pasukan na sa Lunes, off-limits pa rin ang dalawang gusali dahil hanggang ngayon, ginagamit ang mga ito bilang quarantine facility ng lungsod. We had an agreement that at the end of October 31, 2022, maibabalik na sa amin ang RCE building at ang aming gymnasium. Nauunawaan naman daw ng pamunuan ng paaralan ang pangangailangan na manatiling quarantine facility pa rin ito. Pero para matiyak na ligtas ang lahat, bukod sa paglalagay ng mga harang, hindi rin pinapayagan ng mga estudyante at school personnel na dumaan sa gate na ginagamit ng COVID patients. Ang ilang guro, nag-aalala. Nandoon yung takot, nandun pa rin kami para ipagpatuloy ito para sa bata at para sa bayan. Ang ilang estudyante, kampante naman. Meron naman po akong tiwala dun sa City Health. Dahil nga quarantine facility pa rin itong RCE building, 20 classroom ang hindi magagamit sa darating na pasukan. Mahigit 12,000 pa naman ang mga estudyante ng Rizal High. Para matugunan ang classroom shortage, ipagagamit na lang daw muna sa ilang section ang mga science laboratory. Buti na lang daw may mga klase na online pa rin kaya hindi ganoon karaming classroom ang kailangan. Pero pagdating ng Nobyembre, kailangan na ang lahat ng silid dahil full face-to-face classes na. Sinubukan ng GMA News na kunin ang panig ng Pasig City Local Government pero hindi pa sila sumasagot sa amin. Sabi ng Department of Education, 2 paaralan na lang sa Metro Manila ang ginagamit bilang quarantine facility. Gumagawa na raw ito ng joint memorandum order kasama ang ibang ahensya ng pamahalaan para hindi na gamitin ang mga paaralan bilang quarantine facility. Gusto po nating masiguro na yung ating mga paaralan hindi po magagamit as isolation facility or quarantine facility. Yung iba po ay meron lang isolation tents. We are asking the LGUs to pull out all these isolation tents. Since we already have allowed home quarantine, the need for this kind of outside, no, or external quarantine and isolation facilities becomes less of importance for government. Batay sa pinakahuling datos, mahigit 21 million na ang mga nakapag-enroll na estudyante. Ayon sa DepEd, pwede pang mag-enroll sa mga pampublikong paaralan hanggang August 22 na siya ring unang araw ng klase. Ako si Victoria Tulad. Ako si Maris Umali. Ang inyong saksi. Makaigan, saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga Kapuso Abroad naman. Maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.